tingnan nga natin kung ano ba ang nangyari dito sa pagpunta ni PBBM sa ibang bansa. Dali, asa na yun? Eto, pasok. Mga kasunduan para sa depensa. Anong kasunduan yan? Ala ko kung ano kasunduan kayo talaga. Oo. Seguridad at ekonomiya ang kabilang sa mga pinirmahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo sa kauna-unahang state visit ni Marcos sa Indonesia. Sa pulong ng dalawang leader, pinag-usapan din ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. At live mula sa Jakarta, Indonesia, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan! Mel, Vicky, sa kanyang kauna-unahang state visit ay ilang mga kasunduan nga ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia na inaasahang magpapatibay pa sa mahigit 7 dekada ng ugnayan ng ating dalawang bansa. Pero hindi naman malinaw sa ngayon, Mel, Vicky, kung napag-usapan ng dalawang pangulo ang issue ng kababayan nating si Mary Jane Veloso. Sa Bogor Presidential Palace, tinanggap ni Indonesian President Joko Widodo si Pangulong Bongbong Marcos daong alas 10 ng umaga kanina, oras sa Indonesia. Kasama ni Widodo ang First Lady na si Iriana Joko Widodo na siya namang sumalubong kay First Lady Luis Araneta Marcos. Ayan, pinapakita lang ho natin na wag ho kayong wag ho yung judgmental. Talaga ho nga, normal na kasama ang First Lady sa mga state visit. Kasama, normal po yan. Nagkataon lang talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, medyo may kalituhan. Hindi, ginagawa naman yung joke yun, di ba? Anyway, yeah, kaya nga tingnan nyo, yung pagsalubong mismo, kasama talaga ang asawa. Kaya ganun, wag naman kayong gawa ng istorya, ha? Huwag kayo mag-istorya, ha? Si Marcos ang matataas sa opisyal ng Indonesia. Habang isa-isa rin kinamayan ni Widodo, mga kasama sa official delegation ng Pilipinas. Sina Finance Secretary Benjamin Jokno, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Acting Defense Secretary Jose Faustino, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, at House Speaker Martin Romualdez. Ngayon ka nga lang magtataka yung House Speaker lagi nakabuntot sa event ng presidente. Halatang halata Ako, sigurado ako, pagdating ng panahon, tatakbo senador yung House Speaker na yan. Pustahan tayo. Antay natin, tatakbong senador yan. Sigurado ako. Ayan, dumidikit-dikit na palagi normal lang naman yan, kayo naman. Kamag-anak kayo, bakit ba? Kung kayo, kamag-anak nyo rin yan, didikitan nyo rin yan. Magkakataon na ito Diba? Taking the opportunity in everything. Talagang didikitan nyo yan. Huwag kayong masyadong ingit lang kayo, kayo kaya maging presidente. Sigurado ako, bit-bit nyo rin buong kamag-anak nyo. Huwag kayong masyado naman kayong maging judgmental. Tira tradisyon na para sa mga bumibisitang heads of state sa Presidential Palace ang ceremonial tree planting. Si Pangulong Marcos itinanim ang isang puno ng Bornean ironwood. Isang dipang... Nakakatuwa yan, Karaniwang... Kasi makita niyo yung mga halaman sa likod. Siguro mga state visit din ng ibang bansa, Nung kahoy na matatagpuan sa Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Sa kanilang pulong, binigyan din ng Pangulo ugnayan at pagkakapareho ng Pilipinas at Indonesia. We are close in terms of not only geographical location, but we are close in terms of culture. Talaga nakaupo yung anak niya, no? Ako, tanggap ko talaga yung asawa Kailangan talaga kasama lagi yung asawa. Ako, tanggap yun. Pero yung kasama na sa delegation mo yung anak. Congressman ano ba pakila mo, banat bay? Masyado ka naman makaano ingit ka lang Ikaw kaya magpresidente. Hindi, kayo naman. hindi lang normal, hindi lang yan ang standard, di ba? We are close in terms of ethnicity. And I think that it is going to be the strong partnerships that we will make as we slowly come out of the pandemic economy
is what is going to lead us to success. Sa kanilang joint statement matapos ang pulong, ipinresenta ng dalawang pangulo ang mga napirmahang kasunduan, kabilang sa defense and security at para sa ekonomiya. Sa kanilang magkasunod na pahayag matapos ang pulong, ipinahayag ni Widodo ang ilang mungkahin niya sa ugnayang Pilipinas at Indonesia. Tulad saka wala naman, wala naman nung dagdag gastos yan. Kasi yung aeroplano naman na yan, buong aeroplano yan ang ginagamit. So lahat ng entourage na andoon. So mapasama o hindi mapasama yung anak, wala namang ginastos na additional doon. Okay? Pagkain lang siguro, tsaka yung kwarto ng anak, alam naman nakasama siya sa kwarto ng tatay niya. Tanda-tanda niya na, di ba? May jowa pang dinidinay yan. Oh, malay natin kung kasama. Hindi natin sinasabing kasama, ha? Pero definitely, siguro, kasi sinasabi ng iba, dagdag gastos lang yan, banat bay. Sa aeroplano, walang dagdag na gastos doon. Kasi kahit naman siya kasama o hindi kasama, lilipad yung aeroplano. Di ba? Ang ano lang siguro, yung dun sa hotel, malay mo naman, di ba, yung host country ang nagbayad ng hotel nila. Hindi natin alam. Tsaka kayo naman, wala pa nga 100 days kung makahusga na kayo. Wala pa 100 days nakabakasyon. Naka-state visit na nga sila. At least nagtatrabaho. Huwag naman ganun. Ang ayos-ayos ng trabaho nila at least inaasikaso nila, malay nyo, nag-aaya ng investor yan. Di ba? Ganun naman ang ginagawa niya mga yan pag nagpupunta ng ibang bansa Nagkakaroon ng mga stronger bilateral relationship and chunenes and chunenes. Tapos biglang magkakaroon ng pirmahan ng, ito, bibigyan namin ng investment, ganyan-ganyan. Huwag kayong masyadong huwag kayong ma-judgmental. Ng pagpapalawak pa ng kalakalan, partikular sa mga pagkain at inumin, gamot, diyo, at seaweed products. Pinag-usapan din ang pagtatayo ng rutang Roro sa pagitan ng Davao at Bitung. May Indonesian companies din daw ang bahagi sa development program. Ay, Roro, from Davao to Indonesia, pwede mo nang itakbo yung motor mo dun, Saan ka magpupunta? Magtanong ka. Saan ka punta? Sa Indonesia. Saan ka punta? Sa Indonesia. Saan ka punta? Sa Indonesia. O diba, antaray? Kung nagmotor ka, pupunta ka ng Davao, diba, iro-roro mo mula Batangas, kung saan-saan, tapos punta ng Davao, tapos mula Davao, iro-roro mo ngayon yung motor mo, puntang Indonesia. Nandun ka na sa Indonesia, nagmumotor, diba, antaray? Alupet. Tulad ng platform dock vessel at railway signaling project, may nabanggiting planong pagbili ng mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas mula sa Indonesia. Paitingin din daw ang border security ng dalawang bansa. We continue to work on growing our relationship to making it stronger. So much so that in actual fact, our discussions progressed so rapidly that we, the President and I, have agreed to organize task forces already to meet and discuss, even at the technical level, no longer the political or the diplomatic level, but at the technical level, so as to be able to take a full advantage of the opportunities that we feel that are available to us and that we will need to exploit to succeed in the near future. Hindi naman nabanggit at hindi malinaw sa ngayon kung napag-usapan ang kapalaran ng Pinay na si Mary Jane Veloso. Alam mo, ito lang yung medyo kinalulungkot ko sa part ng yung trip, yung asawa, yung anak, kasama, wala akong problema doon. Anyway, pamilya naman sila Sa totoo lang, kaya nga sabi nito, weather lang yan, huwag na kayo magngaw-ngaw pa. Sabi ni Emilia Agustino, walang picture na halatang troll. Ibig sabihin, binabayaran para tumambay dito. Ang sabi niya, bakit naman sumama yung anak niya dati nung punta sa Russia, si PRRD daw. Bakit? Si PRRD ba si PBBM? Ang layo, huwag mo ikumpara. Ikaw ha, hihirit ka pa alayo, huwag mo ikumpara. Kung may kumpara si PBBM kay PRRD, walang karapatan, okay? Huwag mo ikumpara, tumigil ka sa kaano mo ha, kailusyonan mo ha. Ako, wala akong problema dun sa pagsama ng anak at pagsama dun sa asawa. Wala akong problema dun. Okay lang sa akin yun kasi pamilya yun Ang akin lang, yung nalulungkot lang ako dito sa part na to na wala sa speech niya, wala din dun sa meeting yung pinag-usapan nitong kababayan natin na nabiktima lang. Kasi itong kababayan natin na according to some news nung mga nakaraang ito'y nabiktima lang ng sindikato, nagpadala ng gamit sa kanya
Ewan ko kung may bayad o whatsoever. Tapos yung pala may drugs na dala. So nabiktima lang ho itong kababayan natin. I understand na we still have a fault on that part, di ba? Kaya lang, sana in a good relationship with this country, mapatawad itong ating kababayan na nagkamali. Na nagkamali ho siya na tinanggap niya yung bagahe na yon. At sana kaya lang hindi ho napag-usapan daw. Yan daw ang sinabi, okay? Yayi Mater, salamat po. Hindi ho daw napag-usapan, pero gayunpaman, siguro isang dahilan yan, hindi naman ho pwede sigurong in public, di ba? But I hope, I will not judge now. I will reserve my judgment, okay? Na sana lang po, magkaroon po talaga ng resulta more than the investment na makukuha ni PBBM from this country. I don't think kasi marami yun eh. Hindi naman susan ng namamaliit tayo ha. Hindi rin naman ganun kasi kayaman din ng Indonesia para masabi natin yung investment mag-iinvest pa sa atin. Pareho lang naman tayo ng status kahit papaano. Okay? Ang akin lang, sana napag-usapan po itong party na ito. Okay, sana magkaroon ng resulta. Kaya nga I will reserve my judgment as of now. Kasi ako sa totoo lang, kung si PRRD yan, malamang siguro isa yan ho sa talagang pag-uukulan ng panahon ni Pangulong Duterte. Okay? Ngayon, Sabi kasi ni Secretary Trixie na pag-usapan naman daw yan, pero syempre medyo sensitive yung issue kaya hindi ipinapublic. We'll see what's going to be the result of that talk. Kulong at nahatulan ng parusang kamatayan. Nauna nang sinabi ni Migrant Workers Affairs Secretary Susan Ople na ang DFA ang mangunguna sa pakikipag-usap sa issue ni Veloso. Bago ang pulong kay Widodo, bumisita si Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Kalibata National Heroes Memorial Hall, kung saan nakahimlay ang mahalagang personalidad sa kanilang kasaysayan. Samantala, Vicky, sa isang press briefing ngayong hapon, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na nabanggit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang counterpart o sa Foreign Affairs Minister ng Indonesia ang issue kay Veloso, pero wala pa tayong karagdagang detalye kung ano ang naging kinalabasan ng pag-uusap na yan. Samantala, nakapulong din ni Pangulong Marcos ang ilang mga Indonesian businessmen ngayong hapon din lang, at ilan daw sa kanila ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa bansa sa larangan ng agrikultura at gayon din sa enerhiya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina, nagulat live. Ayan, ha. Sa although sabi nung iba, ginawa din naman daw ni PRRD yan, pero hindi talaga pumayag. Anyway, I hope, magawan talaga ng paraan. Hindi natin alam, ha. We'll see. As of now kasi, nakakaawa din yung kababayan natin. Although minsan may maiisip mo na parang, kasi naman, bakit din naman niya ganun? Hindi natin maalam kung ano talaga yung totoong nangyari dahil di naman na inilalabas. Basta, naging biktima siya. Naging biktima ho siya ng pinadala sa kanya ho yung pinagbabawal. Buti na lang hindi exclusive nung puppet naman. Oo nga. Huwag nyo pa-exclusive ha, baka mamaya. Delicates na naman tayo dyan ha. Sir Arnold, huwag nyo pong exclusive ito ha. Baka mamaya exclusive nyo yung kababayan natin. Ay naku po.